Mga bagong mga sasakyan na gawa po yan sa Russia, nakikita bilang isang malaking tulong sa paghahanap buhay po ng mga Pilipino. Ito'y sarap na rin po ng mga aksidenteng kinasasangkutan ng mga kakarag-karag po ng mga PUVs ng mga tsupera. Sentrong balita mula kay Paolo Barcelon. Sa isang bansang gaya ng Pilipinas na kung saan patok ang mga sasakyang gawa sa mga karatig bansa sa Asia, gaya ng Japan, China at Korea, tila bago sa mata ng marami nating kababayan ang pagpasok ng mga sasakyang gawa sa bansang Russia. Karamihan sa mga ito ay mga truck at commuter vans na gawa ng mga Russian automotive companies na Gas at Ural. Matatandaang nung tumungo si Pangulong Rodrigo Duterte noong nakaraang taon sa bansang Russia ay may kasama itong delegasyon ng mga negosyanteng nais makipag-ugnayan sa mga kumpanyang Ruso na agad namang pumayag na i-export ang kanilang mga produktong sasakyan sa Pilipinas. Nakatanggap din kamakailan ng Armed Forces of the Philippines ng ilang unit ng mga bagong military trucks galing Russia upang magamit ng ating kasundaluhan. The Russian vehicles are made to last longer. So, long maintenance kasi ang Russia eh malaking country. And because of that, alam nila na kailangan talagang matibay siya. Ang ilang modelo nga ng mga van kayang makipagsabayan sa mga ibang prototype na inilaan ng iba pang automotive companies para sa PUV modernization program. Pwede kasing gawing school bus, tourist transport service, o maging pamalit sa mga lumang jeep ang isang chassis ng mga Russian-made na light commercial van. Ito rin ay wake-up call sa ating mga operators that they can ship, no? Huwag na tayo mag-insist nun sa punggok na luma style, no? So, this is better. Samantala, kilala naman ang mga truck na gawang Russia sa kanilang tibay at kapasidad. Ang mga truck kasi na gawang Russia gaya ng mga transport at dump truck, mataas ang ground clearance. Kaya kaya nitong tahakin maging ang mga bundok, ilog o malulubak na daan. These trucks can actually give businesses an option because right now we're used to the flat nose trucks, the usual brands, but this caters to a different market, especially businesses that are located in areas that do not have pavements or the roads are really bad. Kung ikukumpara sa mga karaniwan ng ginagamit sa ating bansang sasakyan, mas mahal raw ng kaunti ang mga nasabing sasakyan kung ikukumpara sa mga karaniwan ng ginagamit na truck at van sa ating bansa. Pero dahil na rin sa sunod-sunod na aksidenteng kinasasangkutan ng mga PUV at truck sa ating bansa na dahilan ng mga luma o di kaya ay reconditioned na mga Asian-built vehicle, isa ang mga Russian-made sasakyan sa posibleng alternatibong pwedeng tignan ng ating mga kababayan sa kanilang paghahanap buhay. Bayan, sa pagpasok ng mga bagong Russian automobile manufacturer sa ating bansa ay mabibigyan ng ating mga negosyante at tsuper ng bagong pagpipilian sa pagkuha ng kanilang kailangang sasakyan. Ito'y upang masiguro na ang mga serbisyo at produkto at maging ang pagbabago ay maayos na maidadala kung saan ito kailangan. Paolo Barcelon, para sa Bayan.